Hello, hello everyone. Ayan. So, kumusta kayong lahat? Welcome back sa ating channel ngayon. Ano? So, ngayon lang ulit tayo mag-upload at bibigyan ko kayo ng mga tips or ng mga realidad dito sa Poland. So, marami kasi nagtatanong ano ba yung dapat nating paghandaan? Ano ba yung magiging life ano natin dyan sa Poland? So, guys, ito. So, ito yung pag-uusapan natin for today's video. Ano? So, pero kung di ka pa nakasubscribe sa aking channel, so, kung yung mamarapatin, pwede ka rin mag-subscribe, di ba? Para, kung gusto mo yung ganito mga video, mga fact, mga totoong pangyayari, yung walang halong, ano to, walang halong kaetsesan to, ito yung totoong nangyayari dito sa ating pakikipagsapalaran sa bansang Poland. So, ayun! So, sabi nga ni Kabayan, ano ba ang pwede kong paghandaan? Ano yung dapat kong paghandaan kapag ako ay magko-cross country? So, ayon. So, itatackle natin dito, guys, yung sweldo natin, yung mga trabaho. So, pag-uusapan natin paano tayo si sweldo rito, ano yung kalakaran. So, ayon. So, bago natin yan ituloy-tuloy, so, ito muna yung aking sasabihin dun sa ating mga subscriber na nagpa-plano. Alam ko kasi na marami yung nagpa-plano or nasa plan na nila, nasa list na nila yung mag-cross country, especially dito sa Europa, kasi pag galing ka sa third country, mas mabilis na yung ano, yung proseso at hindi ganoon kalaki yung gagastusin mo, unlike na pag manggagaling ka sa Pilipinas. So ayun, so bilang isang ito, patunay na ako ay nag-cross country din, galing po ako ng Saudi Arabia and dito ako napadpad sa Europa, ano, dito sa Poland. So guys, sabi ni Kabayan, ano ba yung dapat kong paghandaan pag ako ay magko-cross country? So unang-una, so lagi kong ina-advise even sa mga comment na kailangan ihanda mo yung sarili mo. So ano ibig kong sabihin? Kailangan handa ka sa pwede mong kaharapin. Handa ka sa mga pwedeng mangyari along the way or along the process ng application mo. So ganun po. Kailangan handa yung sarili mo kasi para itong laro. So, it's just a game like win or lose talaga. So, whatever happen or whatever the result, you have to accept or fully embrace the result. So, kasi guys, hindi naman sa pagdi-discourage, ano, kasi syempre ito talaga pwedeng mangyari. Diba? So, baka isipin nyo kasi, nadi-discourage kami. Nadi-discourage ko kayo sa sasabihin ko. So, hindi po ganon. Isa po itong encouragement at isang fact na pwedeng mangyari sa atin. So, during the process. So, ganon kasi guys. Kasi dito, kailangan sinabi ko sa iyo, handa yung sarili mo yung wala kang pagsisisihan after the process. After the result. So, ganon po yon. Kasi nga po, dito, ito yung pwedeng mangyari lang. Dalawa lang yung pwedeng mangyari kapag ka nagpo-process ka na ng visa mo for stamping. For example, nandiyan na lahat at meron ka ng appearance. Dalawa lang po yung pwedeng mangyari after 15 days or 14 days. So, pwedeng ma-approve at pwede rin pong ma-decline. So, yan lang po yung dalawang pwedeng mangyari. Kaya nga sabi ko sa'yo, ihanda mo yung sarili mo sa magiging resulta ng application mo. So, ayun, yun yung pinaka dapat niyong tandaan, yung ihanda yung sarili. So, pangalawa, syempre, ihanda nyo yung pera. Kasi sa pag-a-apply po, papunta rito, is talagang costly siya. Malaki po yung gagastusin. So, ayun. Tapos, ayun, bago ka mag-process, kailangan i-check mo muna kung ano yung mga requirements para sa visa application. Kung ano yung mga requirements sa embassy during the visa stamping. Kasi doon mo po makikita kung kaya mong i-provide. Kasi huwag ka po basta-basta sumabak sa isang laban na wala kang hint or wala kang idea sa pwedeng mangyari. So, kapag kaalam mo na, kapag naalam mo or mag-research ka ano ba yung mga kailangan, kaya ba itong ibigay sa akin ng company ko? Kasi hindi lang po sa Middle East or kahit sa ibang Asian country like Taiwan, yung mga ganun, may mga talagang ano yan, may mga sort of requirements talaga na kailangan mong i-provide during visa stamping. So, syempre, eto ako, Middle East,
especially in Saudi, talagang medyo mahigpit yun yung mga employer. Hindi sila basta-basta nagbibigay ng mga documents na kailangan nyo. So ngayon, yun yung sinasabi ko sa inyo na kailangan nyo munang i-research or alamin yung mga requirements na kailangan nyong isumite or isubmit during the visa stamping. So pag kaya mong makuha yan sa mga employer mo, then ayun, go. Tumuloy ka. Kasi kapag wala kang idea dun sa mga requirements na yun at nag-umpisa ka na dun sa payment na agad, tapos ay hindi ka pala makakapag-provide ng ganitong mga documents from your employer at hindi pala sila magbibigay, doon palang masasayang yung pera mo na binayad mo. So kaya mas maigi na alamin muna natin yung dapat aware tayo sa mga documents na kailangan nating isumite. Huwag tayong padadala basta-basta doon sa mga flower words or doon sa mga convincing word ng ating mga consultant or ng mga consultants firm na ganito, ganyan. So kailangan kayo mismo sa sarili nyo mag-research kayo. Hindi pwedeng doon ka lang nakarely sa kanya na sasabihin. Of course, yung sasabihin niya laging okay kasi nga kailangan nila ng pera. Kailangan nilang kumita. Diba? So kaya sa sarili mo, ihanda mo yung mga pwedeng mangyari. Ihanda mo yung mga kailangan. So kaya yung sinasabi na alamin nyo muna yung mga requirements. Kung kaya nyo i-provide, okay, go. Diretso kayo. So ganun lamang po at ihanda nyo yung sarili nyo. So ganun lang. Kasi nga sabi ko, it's a win or lose, di ba? So kailangan tanggap mo yung pwedeng mangyari sa proseso ng mga papers mo during your application. So ganun guys. So pag okay na naman, nagkaroon na kayo ng visa, syempre, so pupunta kayo sa Poland. O di ba? And congratulations kapag ka na-approve yung mga visa natin. And hopefully, sana lahat is ma-approve yung mga visa. Pero alam ko ngayon kasi medyo matagal yung ano nila ngayon, yung draw. Kasi sa Saudi specialist, draw lots po sila. And I think lahat na po is draw lots. So, hindi ko lang po sure kung lahat ng part ng bansa na mayroong Poland Embassy is naka-draw lots sila para sa visa stamping. So, ayun. So, guys. So, yun na nga yung sinasabi ko. Ihanda nyo yung mga sarili nyo. Tapos, eto na, kapag ka nandito na kayo guys, yung labanan po dito. So, hindi po naman agad-agad may trabaho kayo pagdating dito. Oo. Mga, it takes, yung ibang company is nagtitakes na sila ng 1 week or sometimes mga 3 days kasi kailangan mo rin dito mag-medical or yung mga ganon. But don't worry guys, it's a blood lang and stool. Yun lang naman yung ano dito. So, napaka-simple lang, ano. So, yung iba naman pagdating dito is may mga isang buwan bago magkatrabaho. So, sa case ko, nag-start po ako sa work ko is within 2 weeks. 2 weeks or 3 weeks, mga ganon. So, nag-start na rin po ako agad. So, ayun, during that time kasi is winter season na yung dumating kami rito. So, mag-winter na naman guys and I'm so thankful kasi inabot na ako dito ng 10 months at mag-1 year na tayo. Diba? So, ayun. So far, maganda naman yung napuntahan kong environment. So, ayun. So, guys, pagdating naman sa mga documents, sa mga requirements, especially, guys, sa Saudi Arabia, kailangan mo ng travel insurance. Lahat naman yan eh. Travel insurance, ticket, yung pwedeng kontrata, pwedeng certificate of employment. At kailangan mo rin po ng bank statement. Napaka-importante po niyan. So, kailangan meron kang banko na ginagamit niyan sa Saudi na kaya mag-print even online ng bank statement. At kailangan guys, so advice ko lang na mas maganda yung matagal niyo nang ginagamit na banko sa Saudi Arabia. Like ako kasi, when I was started to work in that company. So, 8 years ako dyan. So, 8 years kong ginagamit yung banko na yon, yung which is the Saudi National Bank. So, at napakaganda dahil kahit online pwede kang mag-print ng bank statement. Kasi ganun yung ginawa ko sa online lang tayo. Nag-process ng lahat. So, kaya hindi ako medyo nahirapan. And
napaka-smooth ng proseso ko at talagang swinerte din ako talagang na-approve yung ating visa. So, ayun guys. So, idiretso na natin yung ating video. So, pag-usapan natin yung sweldo. So, yung sweldo po dito sa Poland, ngayon po is nasa 28 something na siya for the minimum wage. So, ayun. Tapos guys, ang kagandahan dito is per hour lang po tayo dito. So, the more na may marami kang oras, the more na marami kang sisweldohin. Pero take note guys, ang kailangan, handa yung sarili mo para pasukin yung ganung mga longer hours of work. Kailangan kaya yun ng sarili mo, nung lakas mo. Kasi nga, pumunta tayo dito para magbuhay, ano? So, ayun. Yung sweldo po natin dito, hindi po siya monthly na parang may monthly contract, di ba? So, yun na yung sisweldohin mo. So, dito po kasi, magbabago yung sweldo mo every month. Depende sa oras ng pinasok mo. Mm-mm. So, tandaan natin na per hour lang po yung labanan dito. Okay? Tapos guys, yun nga yung sinabi ko yung mga nasa mga factory, mahahaba yung oras nila kaya mahahaba, malalaki rin yung kanilang kinikita. But make sure talaga na kayang-kaya mo siyang i-handle, kayang-kaya mo siyang pasukin talaga. Mm-mm. So, ayun. So, yun lang. Sana nakapagbigay din ako sa inyo ng idea ng ang tawag dito, ng nakakuha din kayo ng ano ba tawag dito, ng mga tips sa pag-a-apply, sa pagpapasok nyo sa panibagong adventure nyo sa buhay. So, ayun guys, have a nice day and good luck everyone. God bless!